Hey, what's up mga kabady? Magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kabady. Nandito na naman tayo, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ayan. I'll be chasing colors. At lalong-lalo na sa ating mga OFW nga nasa kakaibang bansa. Mag-ingat po kayo dyan. Sana po palain kayo sa Panginoon. Ngayon. Ngayon mga kabady, ang ating oras ngayon ay alas 3:40 na mga kabady. Ngayon mga kabady, i-ano po sa inyo. Ito po mga kabady, itong halamang gamot mga kabady, ito ang tinatawag sa amin sa Bisaya mga kabady, panyawan. Dito sa Tagalog mga kabady ay itong tinatawag na makabuhay. Yun, mga kabady natin dyan. At marami ding karamdaman na ito mga kabady ay panyawan, tawagin sa Bisaya. Sa Tagalog naman mga kabady ay makabuhay. Marami ding sakit o ramdaman na magaling nito. Pwede din to sa sakit ng mga kabady. Sakit ng tiyan, sakit ng ngipin o iba pang ramdaman sa tao. Yan, kung sa ngipin naman mga kabady, dalawa ang pamaraan dito sa paggamit mga kabady natin dyan. Pwede din itong kuskusin itong balat nito. Ito, yung balat nito. Kuskusin ito at isiksik sa butas ng ngipin. Pwede din yung katas nito, pwede din patak sa mata para mawala yung ramdaman yung isang banda, kasi dadalo yun to sa ugat ng tao yung nito katas. Sa mga naman ito mga kabady, iiwasan yung pagka mo ay sa mga babae naman, kung kayo ay nabubuntis, iwasan nyo itong gamitin, kasi isa din itong bawal, number one din itong bawal sa mga nabubuntis mga kabady natin dyan. Pero yung gusto namang nagpakabuntis, pero pag nandiyan na sa sinapupunan nila yung yung bata, ay may balak naman silang ipakunan o ipalaglag. Ayun pala ay pag na sila ay na may laman na, may dinalang tao na sila mga kabady, ay may balak pala silang pakunan yung dinadala nila. Ayun, hindi pa. Ginusto yung magpakabuntis. Ayun, pag nandyan na, hindi pa pala handa magiging isang ina. Ayun. Pag nag-iisip pa yun, sige gawin nyo to.
At magbigti na lang kayo. Wala kayong puwang sa mundo. Lente kayo dyan. Ngayon mga kabali. So ngayon mga kabali. Tapos na. Tapos ko nang i-ano sa inyo yung ganyan. Alaman. Yung halamang gamot. Ayun, yun mga kapari. Napakabawalin yun saan. So, yung buntis. Napakabawalin yun. Yun mga kapari. Shout out sa inyong lahat dyan mga kapari natin dyan. Mga solid subscriber natin dyan, solid viewers. Ayan, salamat sa inyong suporta. Maraming maraming salamat. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking channel. Ayan. At ngayon mga kabady, may ikwento po ako sa inyo mga kabady, no. Sana mapakinggan nyo at mapanoorin tong kwento at ang video na to. Sana makaabot kayo sa dulo. Ayun. Ngayon mga kabady, itong kwento na to mga kabady, mayroong isang tao mga kabady na nag-aalaga ng ibon. Ayun, at ang ibon na yun mga kabady ay kasi yung nung unang panahon mga kabady, yung mga ibon magsasalita pa. Ayun mga kabady natin dyan. So ngayon mga kabady, merong isang tao na nag-alaga ng ibon. Yung ibon na ano, tinatawag na Glansiang. Kasi ang dami talaga yung ibon na yun mga kabady natin dyan. Yung inalagaan sa isang tao ay ang ibon na Glansiang. Ngayon mga kabady, na naawa na yung tao na nag-alaga ng ibon na Glansiang. At pinakawala niya ito kasi napakadami na. So ngayon mga kabady, yung ginawa sa nag-alaga, pinakawalan niya ito. Tapos hanggang lumipad ng lumipad yung ibon na inalagaan niya mga kabady natin dyan. Lumilipad ng malayo hanggang nawala sa kanyang paningin. Yun. At yung nakaabot na yung ibon mga kabady doon sa malayo na, sa naabot na sila sa ikapitong bundok, may nakita din silang isang punong kahoy na putol. Yung palang punong kahoy na yun, may nakadapo na ibon pa rin na may pangalan na ibon na buntog. Yung mga kabady natin dyan. At nagtanong naman yung ibon na buntog dun sa Glansiang. Sabi ng ibon na buntog, "Glansiang, ilang piraso ba kayo?" Tanong ng buntog. Ang sagot naman ng Glansiang mga kabady, "Dagdagan mo kami ng sama namin karami. At dagdagan mo pa ng kalahati sa aming karami. At dagdagan mo pa ng kalahati sa kalahati na sa aming kadami. Na pag idagdag ka,
tumama kaming 100. Yun. Ang tanong, ilan sila sa umpisa? Ayun mga kabady natin dyan, kung sino man yung gustong sumagot, i-comment nyo lang sa baba sa video na to para mabasa ko ang inyong tamang sagot. Yun. Yun mga kabady natin dyan. So ngayon mga kabady, ikot tayo dito. Punta tayo dito. Ikot tayo dito mga kabady natin dyan. Ikot tayo dito. Sana matutuwa kayo sa aking pinto sa inyo mga kabady natin dyan. At siyempre may tubig dito. Ayun o. Ayan. Dito tayo mga kabady. Ikot tayo dito. Tingnan nyo ito mga kabady. May bunga na o. Ito. Ayan. Sili mga kabady. At siyempre mga kabady, may talong tayo dito. Ayun o. Ito. Ito. Talong. Yung mga kabady, medyo malabo kasi ano. Ayun. Ano sa. Ano sa araw. Medyo madilim kasi tamaan sa araw yung ano natin mga kabady. Medyo malabo po maano sa araw. Ayun mga kabady, shout out pala sa inyong lahat yun. Sana pagpalain ko yun ang Panginoon. Ayun mga kabady natin dyan. Time check tayo mga kabady. Ang ating oras na ngayon ay alas 4 na ng hapon. Ayun. Kabady natin dyan. Init. Shout out pala sa inyong lahat din mga kabady. Hanggang dito na lang ang vlog na ito. At pagpalain kayo ng Panginoon. Kung sino may yung baguhan pa sa ating munting channel, please paki-subscribe nyo na. Ayun, at pindutin nyo lang ang notification bell para palagi kayong update sa ating next video. At may kasabihan din tayong bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit. At hanggang dito na lang po ang aking vlog na to.